Ayan, so magandang araw sa inyong lahat and welcome back to Sashimi the Flowerhorn Channel. So video ng ito guys ay ipapakita ko sa inyo ang kalagayan ngayon ni Poknut. So meron kasi siyang sakit. Kung nakikita niyo may lumabas na bituka sa kanya. And then kung nakikita niyo rin yung cock niya, lumiit, no, nagkaroon siya ng drop cock. So normal 'yan sa isang isdang may sakit, no, magda-drop cock talaga siya. And then parang hindi tama yung kanyang paglangoy. So usually yung paglangoy niya is parang una yung ulo, no, nasa baba yung ulo yan, ganyan guys. Ayan. So yan yung parang ano, parang SBD, no, yung kanyang sakit. Pero nakakalangoy naman siya ng maayos, guys. Minsan pag pinapakain ko, kumakain naman siya. And kung nakikita nyo, okay naman yung kanyang mga poop, although parang may mga puti-puti na signs of hexamita, pero parang hindi naman siya hexamita talaga guys, kasi ayan, yung kanyang pupo ay parang normal naman. Pero ito ga guys, no, nung nag ano kasi kami nung na-admit yung wife ko dahil nanganak siya, cesarean kasi yung asawa ko. Medyo natagalan kami guys sa ospital. So walang may nag-aasikaso dito sa mga isda ko. Kaya medyo hindi na aasikaso yung aquarium, no, masyadong matagal siyang hindi na water change. Kaya na ayan, nagkaroon ng sakit si Poknut dahil siguro sa water quality. So usually kasi yung tawag dito sa sakit na ito ay bulging anus or hernia sa mga isda, no. So lumalabas yung bituka nila. Pero hindi naman tayo dapat mag-alala kung mayroong ganyan yung ating isda kasi madali lang itong i-treat, no. Ang pinakamagandang treatment nito na hindi tayo gumagamit ng kung ano-anong mga gamot ay yung panatilihin lamang na malinis yung ating aquarium. Pero sabi nila, no, magandang treatment daw dito ay asin lang tsaka heater. Pero para sa akin, hindi na kailangan kasi marami na akong isda na nagkaroon ng bulging anus. Hinayaan ko lang, no, pinapanatili ko lang yung tubig na malinis at pumapasok naman, no, bumabalik naman sa dati kanilang ano, bituka. So yun. Pero ito ngayon sa kalagayan ni Poknut, medyo hindi maganda yung kanyang kalagayan kasi yun nga, parang may sign of SBD siya, parang erratic yung kanyang paglangoy, no, naka baba yung ulo, ganyan yung langoy niya. Pero kumakain naman siya guys at maliksi naman, no. Ayan, kung nakikita niyo, sinusundan pa na niya yung aking kamay. So ngayon ko lang din napansin ito, wala kasi akong hospital tank na naka ready ngayon kasi lahat ay may laman ng mga isda. So siguro bukas titry ko na maghanap doon sa labas kung anong pwedeng aquarium na pwedeng maging hospital tank para kay Poknut. So ang gagawin natin yung treatment para sa SBD, yung iniipit sa divider. So itatry natin 'yon para hindi siya maging exhausted. So and then siguro lalagyan lang natin ng heater para hindi na siya magkaroon pa ng iba't ibang mga complication na mga sakit at matanggal itong bulging anus niya. Yan. So yan yung kalagayan ngayon ni Poknut guys. Si Poknut pala, ito pala yung tatay ng ating mga KZZ na binenta ko noon na breed natin. Kung nakikita niyo yung liit na ng cock, no, pero nung noon laki ng cock nito. Pero dahil nga nagkasakit siya, nagkaroon siya ng drop cock. So ganyan yung itsura ng drop cock, guys, no, parang kumukulubot-kulubot. Ayan, at hindi pantay, no, yung kanyang cock, hindi bilog. So I hope na makarecover itong si Poknut. Malaki din yung naiambag niya sa ating channel dito. Lalo na sa mga nakakuha ng mga fry niya. Ang ibang gaganda na ng mga fry. Comment nyo guys kung sino yung nakakuha ng mga fry ni Poknut, no? Comment down below. Ayan, ito yung tatay, no? Yung nanay nandun sa labas. So maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Don't forget to subscribe to Sashimi the Flowerhorn para updated kayo sa
next na mangyayari kay Poknat. Pero ito guys, no, parang tanggap ko na to, no. Yung kalagayan niya kasi parang ang hirap na to, parang mahirapan tayo dito mag-treat dito, no. Dala-dalawa yung sakit. Pero try natin. Who knows. Ayan. So, salamat sa inyo lahat. This is Sashimi the Flower Horn. Paalam.